Ginagamit ito sa mga halamang gumagapang katulad ng mga philos at saka mga photos. But before we start, kung baguhan kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe dyan sa ibaba at yung notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. At kung nagustuhan niyo naman, paki-like na rin po and share. At kung may mga katanungan kayo or suggestions, comment down lang po dyan sa comment box at sasagutin ko po lahat ng inyong mga tanong. So, start na po natin kung anong mga kailangan nating materials, okay? So, ito po yung mga kailangan nating materials. Kailangan natin ng bunot. So, ang bunot, pwede natin mahingi yan sa mga nagtitinda ng buko. Tapos, kailangan natin ng gunting. Kailangan natin ng yarn. Kung may mga tali kayo na katulad dito, pwede rin. Pwede. Tapos, yung mga, ito, PVC pipe na pinagputulan. Ito, mga, ano lang to eh, mga tira-tira dati noon tinabi ko. So, ito ngayon nagagamit natin. Ang, ano po, ang bunot, kailangan natin basain para madaling himayin. Kasi pag tuyo siya, ang hirap eh, matigas. So, ito, binasa ako to kaninang umaga. So, ito na, may mga hinimay na po ako. Ito, hinimay ko na to. So, okay, start po tayo. Thank you.
oras na, nagtira tayo dito ng kaunti, mga tatlong galon, kasi ipapatong natin yung sa halaman. Tapos, itong mga sobra-sobra na ito, itong mga nakikita nyo ito, gupitin natin. Yan, para hindi siya sagabal. Yan, magandang tingnan itong ating pole. Yan, ganun lang. Gupitin lang ko natin ng kaunti. Tira-tira na yan. Yan, sumusobra na yan. So, ito na po yung ating natapos na coco pole. So, ito po ay ready na nating ilagay sa ating mga gumagapang na halaman. Katulad po nito. Yan. Ito po yung aking ginawa rin. Nagamit ko na po yung iba. Well, guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. And thank you for watching.